So welcome sa ato ang 6th entry sa ato ang Engineering Geology or the TNS3, no? Which is also known as the Geology for the Civil Engineers. So by this chapter 6, so we'll be discussing about the groundwater. So to tell you what class that this chapter is somewhat preparation para sa inyong hydrology, because most topics that you will discuss in the hydrology is more likely about the groundwater, no? So including po dito sa hydrology ang kuano kining hydrologic cycle. Okay, so on this inside this chapter 6, which is groundwater, so we will tackle about the questions such as what is groundwater, unsa man ang groundwater, then what is an aquifer, how does a water cycle affects the groundwater, what are the effects of other consumption of groundwater, then what are the issues inside the groundwater. So and the last is what are the possible solutions for responsible use of groundwater. Okay, so anything, no, about the groundwater. So muna siyang atong i-discuss para sa to ang chapter 6. And so the first is what is a groundwater. So groundwater is a water found underground in the cracks and spaces in soil, sand and rock, either stored in and moves slowly through geologic formations of soil, sand and rocks. So therefore, masulti na to class nga groundwater is somewhat water, or let us say water that is naa siya sa may naka-store siya sa may soil, no? Okay, so that is considered as a groundwater. Then the principal source of groundwater is the meteoric water or the precipitation. Meaning to say, if you say meteoric water, mo na siyang kanang ulan, no? Okay, so groundwater supplies are replenished or recharged by rain and snow melt that seeps down into cracks and crevices beneath the land surface. So therefore, it says here that ang groundwater daw class mag-recharge, let us say, if a groundwater was used, so mag-recharge na siya iya, no? Through by rain, no? So muna, yang munang gitawag na ito nga principal source of groundwater gyud ang ato ang precipitation, ang ulan, no? Kay tungod sa ulan, let us say pag ulan, no? So ang kuan class, ang yuta musuyop pa na siya og tubig. So ang kadtong tubig class kagadugayan mag-store to siya sa ilalom, no? And that is what we called as the groundwater. Okay, next is within this groundwater supply, only 3% of the world's water supply is fresh water, no? And the rest is ocean. So but pasabot anang fresh water tabang, no? And the rest is ocean. So 3% lang. So gamay gyud kayo ang atoang supply para sa groundwater, no? Or let us say fresh water. So the majority of fresh water is frozen within the land or ice glaciers, no? Kanang glaciers, kanang mga kwan dito, mga snow nga makita nato sa mga mountain, no? Sa mga some parts of other yuta, no? Lying country, which is katong mga countries nga naay winter sa ilaha, no? Then another 20% is underground. So therefore, so let us say sa 3% sa entire supply of all the water, so about 20% ana niya is underground, no? Okay. So sa 3% sa fresh water, so 20% sa fresh water is groundwater, no? Then 79% is glaciers. So makita ninyo diri sa may ato ang kuan class, no, figure. Then the 1% is accessible surface fresh water. Meaning to say accessible kanang makuha nato sa mga sapa, somewhere else nga medyo open siya, no? Okay. So next is we have only 1% of fresh water is available at the ground surface. So mo siyang gi-mention nato, no? So aside from that one class, okay, how much we depend on groundwater? So based sa ato ang USGS nato nga survey, so meaning to say, not all of the types of uses of groundwater class, meaning to say, pang public supply, domestic supply, irrigation, livestock, aquaculture, industrial, mining, thermoelectric. Now, among all these uses class, ang pinakadakog porsyento nga nagagamit kayo dakong volume
sa groundwater mo na siyang irrigation mo. Unsa dayon ang irrigation? Ang irrigation kanang patubig bitaw sa kanang matuang mga farms, something like that, no? So mo siya ay pinaka dakog konsumo sa atuang groundwater. So groundwater can be extracted by wells or pumping stations for groundwater supply and even through rivers or streams. So pwede ma-extract na itong groundwater by means of wells, meaning to say balon, no? Or pumping station. So kakita man siguro mo na kanang dibumba class, no? Kanang kabot, no? Kabot pa ba mo na kanang bumba bitaw? Okay, so that is a pumping station. Or kitog yung kuana mo gamit na og water pump, no? I-extract na mismo sa ilalom sa tubig, no? Okay. Then we have it supplies drinking water for 51% of the total US population and 99% of the rural population. So kana siya is based ni siya sa study sa US, no? Then it helps grow our food, no? So 64% of groundwater is used for irrigation to grow crops. So muna makita nato diri sa ato ang quantity class, ang irrigation may pinakadako og porsyento, no? Then groundwater is an important component in many industrial processes. Okay. So unsa man tong mga klaseng industrial processes? Para sa nang maghimog soft drinks, sa panadiha kanang industrial kanang mag-produce ka og kanang mga mineral water, no? Mineral water kay mineral water something like that, no? Kanang mga produkto, no? Processing. Okay, so magamit gyapon ta og mga fresh water. And the second question is what is aquifer? So to tell you class na what is ang unsa day ning aquifer. So aquifers are typically made up of gravel, sand, sandstone or fractured rock like limestone. So mean to say, ang ato ang aquifer class, we are referring to the soil, no? The soil itself. So water can move through these materials because they have large connected spaces that make them permeable. At okay, the speed at which groundwater flows depends on the size of the spaces in the soil or rock and how well these spaces are connected. Meaning to say, ang kining aquifer class, it is, we are referring to soil, no? The soil which the groundwater will asa siya mo solod, no? So ang kining ato ang soil na to class, ang iyang particle sa soil na siya ay matawag na to nga mga voids, no? Na siya mga bangag-bangag. So among those particles class na siya mga gap, no, sa ilang particle sa soil. So ang kadtong gap sa particle sa soil mo to gitawag na to nga voids o kadtong voids mo to siya ay sudlan sa tuang tubig, no? So since nga sudlan na to siya sa mo siya sudlan sa tuang mga tubig, so not only tubig class, no, pwede po siya masudlan og hangin. Okay. So the ability of an aquifer to transmit water is governed by its permeability and porosity. Anyway, we will discuss what is permeability and porosity. So magdepende daw ang ability sa aquifer by means of permeability and porosity. So can be, so ang aquifer class can be two types, no? We have confined and unconfined aquifer. So unsa may but pasabot aning confined and unconfined aquifer? Na kung makita ninyo diri sa ato ang kuan class, sa atong image, natay gitawag nga unconfined aquifer. But pasabot anang unconfined, medyo open siya, no? Open siya for extraction. Samantalang ang atong confined aquifer, that is, na siya, no? Nasiradan siya sa impermeable nga layer. So may but pasabot anang impermeable layer. Meaning to say, dili makadulot ang tubig, no? Dili kasulod ang tubig, dili ka penetrate. Kay meaning to say, if we say impermeable, dili kalusot, no? Dili siya malutsan. Okay. So therefore, the unconfined aquifer, or let us say the confined aquifer refers to the aquifer below the land surface that is saturated with water enclosed by the impermeable strata. So nganong gitawag siyang saturated is because the entire, okay, namadiri ang water table, no? So therefore, kung ang water table na to naadiri dapitan, so ang but pasabot ani, diri nga portion class, diri sa itong confined aquifer, mean to say, puno ni siya diri dapitan, iyahang tanan void sa soil o tubig. So that is what it means by saturated. Iyahang voids niya is 100% na ay sulod nga tubig, no?
So all of these voids sa atuang soil is occupied by water. Mo na gitawag nato siya og saturated. So saturated ang confined aquifer. So ang confined aquifer class, so ang kalayaan nila sa duha, okay, are those into which water seeps from the ground surface directly above the aquifer. Meaning to say, kaya na siya sa ibabaw sa atuang confined aquifer. But it is, na sila boundary, no? Kining impermeable layer. Then, at the same time, the unconfined aquifers class can either partial saturated layer since it depends on the level of water along the strata. So, kining portion class, kung asa ibabaw sa atuang water table, dili na siya saturated. Nga naman, so, ang meaning to say, ang dili sa ibabaw class, ibabaw sa water table, wala siya naabot og tubig. Mean to say, walay tubig diri dapita or na kung naaikuan, napod siguro yung moisture, no? So, nasa yung moisture of gamay lang. So, dili siya totally nga saturated. Nalang siya percent of water. Pero, diri sa may portion class, ubos ato ang water table, that is 100% saturated na siya, no? So, mean to say, all of these voids sa soil was nakuan siya, no? Na occupied siya by water, no? So those boundary of water level is what we called water table, no? So boundary sa atuang level sa atong water, so water table ang tawag. Okay, next. So morning naisgot nato permeability and porosity. So permeability refers to the ability of soil to transmit water through its voids by distance per unit of time. Okay, so meaning to say, the permeability class, it tells us nga kanang the ability sa soil, no, nga mo transmit, mo balhin ang atuang tubig from one void space to another. Okay, so next is the porosity refers to the characteristics of soil based on the percentage of voids present on the certain volume of soil. So nagi-mention dire, permeability also depends on porosity, no. So makita man siguro nato diri sa tong diagram, no, na kung dagko ang particle sa soil class, so dakong posibilidad, no, nga high ang iyahang permeability. Ano man kung dagko ang particle sa grain sa iyang soil, dagko po na siya mga voids, no. So let us say for example, kini mga puti-puti muna siya mga voids. So kung dagko siya og particles class, posible nga dagko po siya glutsanan sa tubig. So kung dako siya glutsanan sa tubig, so dali paspas ang pag travel sa water, no. So mo nang high permeability siya. Now kung ato ang particle sa tong soil is medyo gagmay, so medyo compact siya, no, gagmay siya og mga spaces. So kung gagmay siya og mga spaces class, damor nga gagmay siya og mga pores, gagmay siya og mga bangag. So gagmay siya og mga lutsanan sa tubig. So mo nang low permeability. Maglisod og sulod ang tubig or maglisod og agi ang tubig is because of its gagmay ang iyahang mga voids, no. So mo nang ang permeability class magdepende siya sa porosity. So balik ko na to, ang porosity mo na siyang the characteristic of soil kung unsa kadaghan ang iyahang voids. So dire it says here kining sa last nato nga sentence, the high porosity means faster permeability. Less porosity means slow permeability. Meaning to say, muna kong gimension ganyan, no? Kung dagko og bangag or dagan og bangag or dakog percentage sa voids ang imuhang soil, mas faster, mas paspas ang pag-transmit sa water. Pero kung medyo less ang pores niya class, gagmay ang iyahang mga bangag-bangag, means hinay ang iyahang pag-transmit sa water. Okay, so that clarifies, no, kung unsa ang permeability and porosity. Okay, so how water cycle affects the groundwater. Okay, so importante kayo sa tuwa class kining water cycle. So ang water cycle class is sometimes is what this one is what we call also as the hydrologic cycle. So the water cycle, I think you are all familiar with this one. So the water cycle is also known as the hydrologic cycle or the hydrological cycle. Describes the continuous movement of water on above and below of the surface of the earth. So kini siya class, muna siya ang basic principle of the water cycle.
So I don't know kung asa ang sinugdanan ani, is because cycle man gud siya. But let us try to begin the evaporation of water coming from the bodies of water such as ocean, no? Okay, magsugod lang ta, no? Okay, so let us say nag-evaporate ang water dire, nahimo siyang vapor. Then pag-abot niya dire sa ibabaw class atmosphere, so naghimo siya ano, tiny droplets, nag-condense siya, nag-conduct siya og condensation process. So once nga medyo heavy na siya ang iyang condensation, mo nang mubaba siya balik and precipitation happens, no, kanang magulan. So after niya magprecipitate, natay gitawag nga term nga percolation. So man ibut pasabot ana percolation. Percolation meaning to say magkuan siya, no, mag-collect, no, mag-collect or magtapok usab, no. So muna pagtapok niya usab class, may expose na po siya sa init sa adlaw, may evaporate na po siya. Yeah, mahimo na po siyang vapor, mahimo na po sa atmosphere. Okay, balik-balik, cycle lang, no? Okay, so the mass of water on Earth remains fairly constant over time. But the partitioning of the water in the major reservoirs of ice, fresh water, saline water, and atmospheric water is variable depending on the wide range of climatic variables. Okay, so what are the four main water cycle processes? Sumoto siya, no? Evaporation, condensation, precipitation, and percolation. Okay, so what is evaporation? So I think we are all familiar with this one. Refers to the process where the water transforms into a vapor due to the heat of the sun. Condensation refers to the transformation of water vapor to liquid water, droplets in the air, creating clouds and fog, no? So from water vapor, nahimo siyang liquid water, muna condensation. Next is precipitation. So refers to the condensed water vapor that falls into the earth's surface in a form of rain, snow, or hail. So precipitation. Una, condensed water, ninaog siya, no? Okay. Next is percolation, refers to the movement of water, flows vertically through the soil and rocks under the influence of gravity. Okay, other water cycle processes, no? Which is makita na to or makonsider na to siya as process po siya sa water cycle. Okay, infiltration refers to the process where precipitate water was seeped or absorbed by the soil as moisture or groundwater deposits. So, infiltration muna siya ang pagsuyop sa precipitated water, no? So, pagsuyop sa ground. Okay. Next is runoff, refers to the excess volume of the precipitated water that moves over the ground when not seeped by the soil. Okay. So, ang infiltration na to class sa ato ang soil is na siya limit, no? So I think mga small percentage lang sa mga precipitated water kanang giulan is masuyop siya sa yuta. Then the rest of that one class is the runoff, kanang murag exist nga murag budagan sa ato ang surface, ground surface. Okay, muna siyang excess volume, runoff. Okay, then we have transpiration, refers to the release of water vapor from plants and soil into the air. Transpiration, kana bitong water ang ato ang plants, no? Tapos ang soil po dahil moisture. Pag ma-expose siya sa sun class, ang gatong moisture sa plants o sa soil mag-evaporate siya. And that is what we called as the transpiration. Okay, next is sublimation. Refers to the process of transforming solid water or ice into a vapor form directly. Meaning to say, from solid water or ice, kung glacier pa siya, from ice, na-expose siya sa heat, he transforms siya diretso into vapor without converting first into a water, no? So, muna siya, sublimation. Okay, next. Okay, muna siya ang figure sa ato ang another processes processes of the water cycle. So ato ang major nato nga main processes, we have evaporation, condensation, precipitation, tayon percolation, no? Okay, percolation. So pag-collect ang ato ang tubig nato dire, nindagan ato siya sa bodies of water, water, no, ni kuan siya ni balik. Okay. So the rest is natay evapotranspiration. Minsoy gikan na siya sa mga plants and the soil, no? Transpiration. Then from the snow and glaciers, muna siyang sublimation, no?
So condensation, then snow. Then we have sa pato infiltration, no? So from the rain, ang ato ang kuha nato, some percentage sa tuang rain gi infiltrate, no? Niadto siya sa ilalom sa yuta, gisip siya, gisuyop. Then we have the runoff or the overland flow muna siya, no? Stream flow. Okay, muna siyang runoff. Okay, next. What are the effects of the overconsumption of groundwater? Okay. So natay mga negative effects class ang ato ang overconsumption of water. Okay, excessive water withdrawal can cause a lowering of the water table and it is called cone of depression. So muna siya itsura class, no? Pag sobra, no, over extracted ang ato ang water. So kagadto gayang class, manluod ang ato ang water table, mababa na siya, no? Pag let us say mas paspas ang extraction compare sa replenishment sa ato ang water table. So magdepende ang rate sa replenishment sa atong water table sa iyang type sa soil, no? Siyang permeability o porosity. So kung dako og kuan class, dako og pore spaces or let us say high porosity, high pod ang iyang kuan, no? Ang iyang permeability. So pagpaspas ang iyang paspas pod ang iyang pag replenish sa water. Pero kung kuan class, low ang iyang porosity, low pod ang iyang permeability. So hinay ang pag replenish niya. So muna magdepende gyud, no, ang permeability niya. So muna siya. So this may cause nearby shallower wells to run dry. So kung ibutang nato class, tapad nimo muna siya imong balay, no? Tapos nakay lalom kayo nga balon. So sa sobra nimo sa sige nimo extract class kay grabe kay kag demand sa water consumption. So ang kinung katapad nimo nga balay class nga medyo dili kayo lalom og kuan ngayahang balon. So posible nga mapiktuhan sa imuhang over extraction of water. So since sa imuha gikan ning baba ang water table, so mo nang ang iyaha mauga, no? Kay medyo isa raman ang ato ang linya sa tuang water table. So mag-create na siya og cone of depression. Okay. So sinking of ground may also result due to over extraction of water because it may not only turn the soil dry but also its voids may collapse due to the absence of water which provides hydrostatic pressure to hold the soil particles intact. So it also triggers the formation of sinkholes. Okay. So nganong mag-sink man atong ground kung let us say for example, no, kung sa tungod sa over extraction of water. Okay. So ingon ni siya class. Di ba? Ang soil nato naa siya mga voids. Kung naay kuan class, naa siya sulod nga tubig class. Mosuporta ang tubig dito sa mga voids, no? Kay ngano man ang tubig nato maghatag na siya og hydrostatic pressure. Dito say mutulak siya, no? Sa mutabang siya tulak sa tong particles nga mo-hold siyang position. Pero kung imagine nimo class nga mawala ang tubig, ang presensya sa tubig dito sa mga voids, mauga ang yuta. So ang tendency ana niya mo-collapse siya, no? Muus-us. Kay wala na may nagsuporta sa mga voids, no? If ever man nga mabutangan siya load class, mukuan gid siya, no? Mubaba gid siya. Mura na siya og balas bitaw sa disirto. So mo na siya, no? Mo nga every tamak ni mo mulus, mukuan siya, mukuan mo sink, no? Okay. So mo na sinking of ground, mo na posible nga mahitabo pag over extraction ang ato ang mahimo, no, sa water. Okay, sa groundwater. So it also triggers the formation of sinkholes. Ang sinkholes class, kung maka-recall, kung i-recall na to ang formation sa sinkholes, ang sinkholes was the product of the once with the carbon dioxide was mixed with water. Dayon once nga mag-mix siya water, maka-form siya og carbonic acid, no? Carbonate acid. Okay. So with this carbonate acid class, if ever man nga kining carbonate acid moadto siya sa ilalom sa tung ground, mag-sip siya tungod sa infiltration. Okay, ang possibly may tabo ana class, if the soil has naa siya kuan kanang limestone, no,
Now, ang limestone class, once nga ma-expose siya sa carbonic acid, matunaw siya, no? Mahilis ang ato ang limestone or kaning mga sediments, no? So mahilis siya. So once nga mahilis na siya class, mag-create na siya og halo. Meaning to say bangag, no? Or kanang mga kwan, dako kayo nga void space, no? Og kanang void space, muna na siya ang mga caves, caverns, no? Okay. So walay problema class. If those caves naa siya sulod nga tubig. Ang problema, once nga mawala ang water inside of that cave, wala na yung magsuporta sa iyahang taas. Pag mauga na siya class, mukulaps ang sa ibabaw. So pag mukulaps ang sa ibabaw, ang mapabilin, sinkholes, no? So mag-create siya og bangag. Isink man ang iyahang upper portion kay wala naman, halo naman ang sa baba. So mag-sink siya and mag-create siya hole. Munang gitawag siya sinkholes, no? Okay. Next. So kung sa super sa tuang over extraction class, pag sobra ra pud kayo ng atong extraction, then natunong pod nga ato ang climate is not favorable enough to replenish the extracted groundwater, ang ma-experience nato will be severe drought, no? Kanang murasag El Nino, no? Mauga ang yuta, so magliki-liki ang yuta, mawala ang iyahang moisture. Okay, so if the climate or weather is not favorable to replenish the over-extracted groundwater, it is possible that the land will lose its moisture and go dry. Now, isa po sa mga nakakuha na ni class, delikado ni class. Sa tuang kuan class, sa tuang mountain, kanang mga bukid-bukid, if ever man mawala ang moisture sa yuta, no? So pang mawala ang moisture sa yuta sa tuang kuan, mga bukid-bukid, posible nga maka-trigger siya og landslide, no? Kaya nga tuang soil, ang atuang yuta class, ang atuang tubig kanang nasa atuang yuta, kanang moisture niya, mao gyud na siya mag-hold sa atuang mga soil particles. Pag mawala ang iyang moisture class, mabuhib siya nga mag-create na siya og landmass movements, no? So landmass movements, muna siya ang landslide. Okay, severe drought could lead to massive famine and destroy the agricultural land areas and make people decide to evacuate the area. Now, ang mga sinaunang tao class, once nga maka-experience sila severe drought or famine, ilang buhaton was mukuan na sila, no? Mubali na sila ang laing lugar, no? Kanang kuan ba? Kanang, let us say, on this area, nagpuyo sila ani, pila ka tuig, ya paghauman kay murag na hubas na ang mga resources nga ilahang gikinahanglan, ubalhin na po na siya laglaing lugar. But for this time class, dili na siya applicable karon is because ang ato ang kuan ron is by means of survival man ta, no? Okay. So ang atong buhaton na lang nato is if ever man dili favorable ang ato ang kuan, ato ang climate, so we need to adapt, no? So we need to adapt. Kay dili man ta ka-afford nga magsigig balhin-balhin na lang pirmi, no? Isa pa, lahi naman ron kay butang nato nga naatay yuta, na natay gipuy-an, di man pod pwede nga ibalhin ni mo yung balay, no? Okay, dalo ni mong balay, balhin. Okay, gawas lang kung trailer truck imong dala, no? So way problema. Okay, so yung una na. So it is a result of depletion of groundwater. So that is the result, no? Severe drought. So we must think before we withdraw too much water. So what are the advantages if we make use of water? So useful for drinking and irrigation. So I think that is very obvious. Then available year round. Exists almost everywhere. Renewable if not overpumped or contaminated, no? So kung dili lang nato pasobrahan class, renewable siya. Pero kung kuan gani siya, dili na siya mag-recharge or medyo mo to dili siya favorable ang ato ang climate to replenish the water table, so possibly nga makuan siya, no? There will be a scarcity sa tuang water supply. Then no evaporation losses if ever continuous ang ato ang supply, cheaper to extract than most surface waters. Okay, so unsay disadvantage ani, no, sa tuang pag-extract sa water? So aquifer depletion from over pumping.
sinking of land subsidence from overpumping. So, moto kong gimention earlier. Aquifers polluted for decades or centuries. So, nganong mapollute man ang atong aquifer? Once we make use of water class, ang matawag na anang kuan class, kanang water nga na-used na, di ba, i-discard naman ato na. Okay, so used water or waste na siya. So, of course, asa man ato na ilabay ng atong wastewater? Okay. So, diha na ang pangutana. So, asa na ito ilabay? So, if ever man nga medyo irresponsible kayo ato ang pag-discard na ito sa tuang wastewater. So, na tendency nga masip na siya dito sa ilalom sa itong soil. And, katong mga rest, the rest nga groundwater nga nasa ilalom sa tuang aquifer, possibly makontaminate. No? Okay. So, salt water intrusion into drinking water supplies near coastal areas. So, pag one class, ibutang na to class, no? Balik tadi sa itong diagram. Okay. So, ibutang na to class, no? Nga naatay balay diri dapita. Then, sa supra na to, sa sigig extract of water class, kagadugayan class, ang tubig sa ocean nga atuanang na, suyok, no? Kay ang buhaton magin sa tubig nga na extract niya, mo replenish magin na siya, no? Sabot na ng mo replenish, mo kuan siya ba, mo pulihan niya ba yang i let us say i kuan niya dito siya padulong sa mo fill in siya sa katong cone of depression diri dapita, no? So if ever man nakakreate ang cone of depression, mangita ginagway ang ato ang tubig diri nga mo level mo pantay na siya, no? So ang pamagian na niya class is ang gantong mga tubig sa mga other portions mupaingon dire, no? Mudagan padulong dire. Now if ever man kung naay dagat dire dool, posible nga ang tubig sa dagat mupadulong na pud siya, mo mutabok na dire dapita sa may ground kining dire dapita nga level nga sa sobra natong extract, posible nga maapil na pud nato siya og suyop. So mo na siya, no? So sa Saudi class, ako ang experience ito sa Saudi. Now as you can see, the type of soil nga naa dito is desert, di ba? Desert is medyo sand, no? So ang sand na to class is loose man na siya, no? So meaning to say pag loose siya, so high permeable siya, no? Okay. So pag high permeable siya, paspas ang pag kuan sa water. Now, since nga ang dito sa desert class is medyo kuan siya, no, kanang nihip ang supply sa groundwater, kanang fresh water. So ang ilang ginahimo class was mag-extract sila tapos ilahang i-convert ang water into a ilahang kuan ba mag-i-process nila ang water ba into a fresh water. Anyway, may problema dito kay mga dato man ang mga tao, no? Okay. Now, sa sobra sige extract dito class, na experience namo dito nga ang tubig dito dapita is medyo parat, no? Okay. So kasagaran na isakit ang sakit nila dito is kidney, no? Okay. Ngano man, kay ang tubig nila dito medyo parat. So nganong parat is because possibly nga ang tubig dito sa dagat sa sobra na sige extract, possibly nga nasuyop na pud og apil, no? Okay. So mo na siya ang sa Middle East, no, sa Saudi. Itong dito ko dapita nagtrabaho sa una, last 2014 and 2015. Okay. So next is the reduced water flows into surface water, no? So next is increased cost and contaminations from deeper wells. Okay. So, what are the issues inside groundwater? So, wala tayo lang issue sa groundwater. The one major issue ginato dire is the water pollution. So, kini siya nga image class. Kaya kito nang sa una sa kuha, no, sa Manila, nga daghan kay mga squatter. My God, nga ito ang ting. Ang sapa sa una, puno nagsapa sa basura. Okay. Okay. So, because of the improper disposal of waste and used water, so groundwater may be contaminated. So contaminated na gini siya, no? So water pollution is the addition of any substance that degrades the quality of water for living organism. Okay.
So that is the definition of water pollution. So moragog kuan kanang litasi, for example, pangutana, sir, kanang kuan sir, kanang magtimpla kag kape sir, mag-consider na ba nimo na siya water pollution? Well, ako, masultin ako, yes, ganun man. Kaya ang kuan man mo, if we say pure water, wala siya halo. But since gibutangan nimo siya kape class, okay, so kana siya, mura na siya, napollute na po na siya. Kaya dili naman na mao ang quality yun sa water. No? Na naman siya halo. So makonsider nimo na siya ang pagtimpla nimo kape as water pollution. Pero dili siya negative kaayo nga water pollution, it's because for consumption man siya. So magkuan gyapon na, no? Dili magyapon ta mapiktuhan kayo sa kape, no? Pero kung masobrahan tag kape, makadaot pod, no? Sumuha na siya, no? So dili po na maayo nang permanentihon, no? So munang that is munang water pollution. Harmful po ng water pollution. So munang gimo kape, water pollution man ang kape. So harmful yun na siya pag permanentihon. Okay. So next, among the common causes of pollution are runoff or runoff from agricultural operations, meaning to say agricultural operations kana bitong mga paggamit sa mga fertilizer, mga pesticides. So since magkuan man ta, maggamit man ta, mag-irrigate, magkuan man ta, no, magbisbis man ta, mag-irrigate ta. So naay possibility nga mag-run off na siya class. And nagkatong run off niya class, no, masipin na siya dito sa atoang soil, no, sa atoang ground. O posible nga makontaminate ang atoang groundwater sa ilalom. Then industrial waste, no, katong mga planta, no, nga nagagamit pud og water. So ilahang waste nila pag wala nila ma-purify ang content sa ilahang waste, posible nga makontaminate ang atoang water, create sila water pollution. Leakages on underground storage and pipes, leaking sewers, used oils, no, landfill leakages, hazardous waste, radioactive resources. So mo na siya example sa tuang water pollution. So parehas ni class, no. Okay, so okay, so sa coal strip mine runoff, no, kining mga unsay patawag ani, posible nga dito si mo ni siya nga tuang aquifer, no. Okay, unconfined freshwater aquifer. So natay mga landfill ang kanang mga duga niya. So moadto na siya dito tuang unconfined freshwater aquifer. Masagol siya, no. So ew. Tapos natay water pumping well. So mo pagay ginakuha na to, no. Then sewer, no. If ever mga nanamay ang ato ang pumping well na to, dool-dool lang siya sa tong vicinity sa tong sewer. Tapos na may buried gasoline and solvent tanks kanang sa mga gasoline station. Kung if ever man nga na ay leakages ang ilahang gasoline tanks, no, then sispol kanang septic tank na to, no, nga wala matarong pagabuhat, may uban pod kanang yuta lang bitaw, kanang kinalot lang ba, kanang diritso bitaw, kanang dili siya proper gid nga kuan ba, no, nga kasilyas ba nga ang aniduro niya kanang bitaw simento bitaw nga diretso hulog, no, dili simentado ang ilalom. Ew. Then if ever man nga ang atoang supply nato is through pump, water pumping well, if we over extract that one, sige natong extract og water, what a, well, not knowing nga gatong gipang extract nato, naapil na pud ay niya extract ang gatong mga sispol sa gikan sa septic tank, sa sewer, ew, tapos sa landfill, ew. Okay, tapos mga pesticides, fertilizer, so on and so forth, no? So mo na siya. Okay. Oy. So that explains why, no? Tapos if ever man sa gasoline station ay leaking lang tank, so musagol siya sa dato ang groundwater dire sa atong aquifer. Posible man if ever nga kunatay kun dire pumping wells dire, so ma-absorb siya, no, sa atong ma-absorb ang atuang sa atuang pumping wells ang kining atuang leak dire sa atuang gasoline, no, sa atong oil. Okay, so munang makaingon ta nga
Lagi nagbahaw sa tubig, oy, no? Hugaw man ang baho mga nagtubig. Bahong imbornal, bahong gasolina, bahong krudo, no? So, gikan dito sa mga kuan, no? So, ang nakakuan na ni class, ang nakanindot sa kuan class, magkatabang po ning the type of porosity o permeability sa soil. Kung kuan class, kung low permeability siya, tapos low porosity, possibly nga sa gato nga klase nga soil, musala po doon siya, munang dugay, no? Munang hinay siya mo pass ang tubig, posible nga gisala siya. Pero kung paspas ang pag-transmit sa water class, so dili niya masala og tarong, dili masala og tarong sa soil, no? Ang katong hugaw. So walay problema if ever man kung medyo low permeability siya, so na tendency nga salaon man siya sa yuta. Pero if ever man nga kung high permeability siya, posible nga grabe gyud ang contamination, no? So what are the possible solutions for responsible use of groundwater? Okay. So first class, if ever man nga natay groundwater depletion, so we need to have prevention and control. So for prevention, okay, waste less water, subsidize water conservation, limit number of wells, no? So dili ta pwede nga magsigig himo og mga balon, no? Okay, if ever man ang isa kusog kay mo extract og tubig, mapiktuhan po itong ubang wells, no? So, parehas itong ganiha, no? Kung lalo marakayin mo ang balon, kasubanin mo kay sisigig extract, posible nga mahubas ang po ng ilahang tapat nga balon nga, mabawra. Then, do not grow water-intensive crops in dry areas. Water-intensive, kanang mga kusog kayo mo, konsumo og tubig, no? Okay, nga, tanong. Then control, raise price of water to discourage waste, no? So mahalon daw ang tubig daw, so para makakuan pon mo, no? Maka-realize mo nga mahal ang tubig, no? Then tax water pump from wells near surface waters. Then set and enforce minimum stream flow levels. Then divert surface water in wet years to recharge aquifer. So munang naatay rehabilitation. Na tendency class nga nagi rehabilitation may tabo. So if ever man nga naatay wells class, tapos medyo lain na ang quality, no? Baba na ang quality sa yahang tubig. So posible nga i-rehab siya. So buot pasabot nga rehab, mga lita say pila ka years nga dili sa siya gamiton, no? So para tagaan siya og time nga mag-cleanse siya ang kaugalingon. So mag-cleanse man gina siya, no? Okay. So para ang katong mga hugaw niya mulugdang to siya paubos, no? Okay. So next, reducing irrigation water waste, no? Okay. So line canals. Kanadang kwadaw, reducing irrigation water waste kanang sobra nga paggamit sa irrigation nga water, no? Kanang para dili masayang ba ang tubig nga gigamit nato for irrigation. So we need to provide line canals bringing water to irrigation ditches. So instead nga magkuanta kanang bitong bisbis nga murag di mahutdag tubig ba, kalaskig tubig. So instead maghimo na lang tag kanal. So muna siyang mga ginahimo sa mga farming class nga mag-create na sila og mga kanal, no? Okay. Then irrigate at night to reduce evaporation. So muna, so mas nindot daw nga magbisbis ka gabi, dili nay adlaw kay to reduce evaporation. Then monitor soil exposure, monitor soil moisture to add water only when necessary. So magdagdag lang ka og mag-irrigate lang ka, magbutang lang ka og oil, maghatag lang kag water pag i-check lang pag mubagay lang dapat siya siyahang soil moisture, no? So grow several crops on each plot of land, so that is polyculture. Then encourage organic farming, then avoid growing water thirsty crops in dry areas. Okay, so dili ta magbuhi og kanang mga tanom nga kusog mo konsumo og tubig. Okay. Then irrigate
with treated urban wastewater, then import water intensive crops and meat. Then water purification. So countries without access to groundwater or surface water may resort to desalination or the removal of salt from salt water. So yung unani ang ginahin mo sa quad class sa Saudi, no? So ilahang desalinate ang ilahang na-extract ng water. Okay. Sa sobrang lang si extra class, kagadugayan, masuyop na maginilag apil ang dagat. So parat ang ilahang tubig. So muunang i-desalinate, no? Desalinate water. So kuhaan nila og asin ang salt water. So it is much expensive due to high energy cost of operating the plants. Wala may problema to sa gawas kay nadato mo to sila dito. Okay. Next is drinking water. So municipal tap water is regulated by Environmental Protection Agency or EPA. Okay. So because of this one class, water purification class. Okay. So nanatay mga bottled water, nanatay mga different types of water supply. Okay, so natay gitawag nga artesian water from the confined aquifer. Then natay distilled water that has been boiled and recollect contains no minerals. So wala siya minerals contained, no? Ang atuang distilled. Then purified water, water probably tap that has been filtered by the ionization or reverse osmosis. So muna siya mga brands, no? Aquafina, Dasani, muna siya mga example. Spring from an underground formation that naturally flows from to the surface. Ibyan. So muna makakita mo class nga na ay mga different types of brands sa mga drinking water nga mahal, no? Kining Evian, mahal makay ning Evian. So nganong mahal ning Evian is because spring ni siya, no? Gikan gyud siya sa sapa, no? Okay. So ang kining purified water kana makita nato kanang mga karam bitaw mga nagadeliver bitaw mga tubig bitaw purified na siya, no? Okay, so dili man tanan water dili man tanan bottled water parehas tanan ng quality, na purified, na distilled, no? Okay, wala pa ko kakuha na ning artesian water, no? Fiji. Okay, so common lang gyud ini, kito lang yung mga nature spring, no? Ayan na. Okay, nature spring can be distilled or purified. So duha ra gyud ka klase, more likely ang naadres sa commercial, no? Okay, so far ang akoa yung nakit-an gyud nga kuan, expensive kining Evian, no? Okay. So water conservation. So natay gitawag nga water conservation nga mga pamaagi, no? So natay dual flush toilet. So two buttons. So we have half flush for liquid waste, then full flush for solid. Okay, so I think nakakita mo mga ingunan nga flush sa kanang mga malls nga CR, no? Okay, so high efficiency washing machine. Okay, half of the water used to use of tap loaders. Okay, so ang washing class medyo usay kalas mo siya tubig, no? Okay, pang naiuna, pang sabon, then naatay pang banlaw. So ang banlaw dili man na pwede ka isa, na kaduha man gina, katulo, no? Okay, so kalas gid siya tubig. Okay, so then we have, kung mag-shower mo, I think wala man siguro, tagsar man siguro i-shower dili, no? So usually ginagamit na to kabo magyud. So mas less ang consumption sa kabo compare sa mag-shower, no? Kaya ang shower medyo kalas man kayong shower. Gawas lang yun kung grabe po kayo makabuubo po doon ko ano, tubig. Kanag kabo ba, no? Okay. So kana, wala tayo water conservation diyan. So next is we have wastewater treatment. So primary treatment holds the sewage in large containment vessel. Okay, heavy solids that sink to the bottom are removed as sludge, no? Then may also be aerated to remove as much of the smell as possible. So the sludge that is left over from this treatment is decomposed with bacteria or composted. Okay, sludge class muna siya ang kung sa kuan pa tumburak ba burak, no? Tung itom na iyo mga ano, hugaw sa tanang hugaw, no? Okay, murag kuan na siya, no? Mura siya glapok ang iyang texture, so nadi ang mga sisto iyo. Okay, so muna siya.
So mo na siyang ginahimo diri sa kwan class kadtong sa Manila bitaw, kadtong ilang pag-rehab nila sa Manila Bay. So isa na sila mga sa mga processes no para ma ma-rehab nila or let us say maka-create sila water treatment facility. Isa na sila sa mga pamaagi no, water treatment facility dito sa kwan no para ma-rehab nila ang Manila Bay. Okay. So human sewage is a waste product that is unavoidable but it can be treated to minimize environmental impact. So screening removes any trash or large objects that may have entered the sewage system. So sayang no, wala ko'y picture no sa Juan Sauda no katong sa ang sana Pasig River to Manila Bay before and after no. Gwapo unta kay comparison ba. Tapos ang Boracay, ang Boracay motong na kwento na issue nga ang Boracay is kinahanglan siya i-rehab is because na namanggoy mga lumot-lumot no. Kung nagatanaw mo balita class, makita ninyo nga ang Boracay luod kayo no. Gwapo unta kayo, white sand ang beach, tapos na kay makita ang mga lumot-lumot. So ang katong mga lumot class, dili ito siya natural. Nganong na ay lumot is because naagi presensya sa kanang hugaw, no? So, mean to say, ang lumot wa na siya nagpasabot nga limpyo. Nagpasabot na siya nga naay hugaw sa tubig. Na ilang drug yun class nga naaday hugaw class nga gi-dump diretso dito sa diretso sa dagat. Sa diha nga gi-trace nila ang kana mga pipes bitaw. So nakita na trace nila dito nga naay mga kikalaika basta makita ninyo class nga hugaw gyud kay siya class nga Boracay, makita nimo nga mga turista nagligo-ligo kanara sila duol sa kana bitong kanang pipe bitaw nga gawsanan og mga hugaw kanang discharge water ba no. Ew. Ya, lami kay mong ligo-ligo nimo nga na dito sa tapad lang din mo ang kanang tubo bitaw sa gawsanan sa hugaw. Ih. Mo nang ginalumot dito ang kuan sa una no. Ang Boracay. Kay tungod sa hugaw, no dito nila gina-discharge ang hugaw. Wala sila taro nga wastewater disposal no. Okay. So moto siya. Motong giagi siya rehab. So wala nila pahilapti. Okay. Next is ang sa kuan, ang sa Manila Bay, gikuha nila tanan ang mga basura, no? Gipakuha, gipa-relocate po nila ang mga squatter kay sila magito yung mga mass producer gyud og kanang mga hugaw, no? Kana lang yung mga way disiplina ba? Labay gimo inong basurahan ang river, no? So karon at least nindot-nindot na, no, nga nahimo nang kuan nalimpyo na gid ang Manila Bay. Especially itong sa una nga wagi pagtagad ang gobyerno dati, no. Nga hugaw gyud kay siya. Puro basura, no. Nga tapos makita pag nimo nga naay mga dagong hotels dito. Ibutang nato nga naay mga foreigner mo magstay sa mga hotels nya pag silip nila sa gawas, uy mga basura naglutaw-lutaw sa Manila Bay. Ew. Okay, so dako kayo sagpa sa tuwa. Nindot na kayo ang Manila Bayron. So sayang kayo, wala ko ka prepared rig one, no? Ang mga images. So mo ni siya class, no? Sa wastewater treatment. So isa gini siya sa mga pinaka-importante for making a water treatment. We need to have a water treatment facility. So tanan dapat local, no? LGU. Tanan mga nasakupan sa mga, especially sa mga domestic. I-collect niya tanan mga tubig, no? Mga wastewater gikan sa public sewer, then ilang i na sila yung murag wastewater treatment facility, no? So muna siya. Okay, so i-collect nila, then ilahang i-treat, no? So we have, okay, so muna siya. Secondary treatment adds bacteria to decompose the dissolved organic matter. The bacteria must then be killed once the process is complete. This usually done with chlorine. Then tertiary treatment is any additional treatment such as the removal of nitrates and phosphates.
Okay, so mo ni siya ang kuan class design sa ato ang septic tank, no, domestic septic tank. So mo gini siya ang standard nato nga design sa septic tank, septic bolt detail sa kanang mga mag-design ta og mga balay, no. Okay. So mo gini siya ang dimension, standard dimension. So this is the section, no. Okay. So ibutang nato na kini siya mun siya tubo nga gikan sa CR gawas ang kuan dire ang sheet dire ya tapos luto-luto na sila ang sheet dire then gitong mga solids niya gadugayan mo lugdang to siya so mahimo siyang sludge, no. Then if ever man nga kuan nay mo sulod tubig dire automatic ang tubig nga mo sulod dire mo gawas pud siya, no. Pilay volume nga ni sulod siya, mo po yung magawas dito yung volume. Okay. So, mo siya, digestive chamber. Okay, digestive chamber. So, dere mag-decompose, no? I-decompose sa mga bacteria ang kitong mga shit, no? Okay. So, magbutang taog airspace dere, kay para sa iyahang methane. Mahimok mo na siya, makakreate mo na siya methane gas. And you know what? Ang kining methane gas is flammable. So it should be nga natay kanang gitawag nato nga exhaust, no? Exhaust dapat mag-provide tag exhaust kay para makuha nato, no? Mawala ang ato ang dili siya maka sana maka dili nato i-trap dapat ang methane dire, methane gas. Okay. So pag-abot dire class ang mugawas dire is medyo liquid na, no? Liquid pero medyo kuan na siya. Kanang medyo limpyo-limpyo na siya gamay. But dili gyud siya totally nga limpyo. So at least so magkuan pa ni siya dire, ihapan ni siyang i murag magkuan pa ni siya dire, no? Maglugdang pa na siya if ever man nga napay na bilin dire nga mga particles. So mo na siya gitawag nga leaching chamber. So ilahan na siyang magkuan siya, purify. So inigawas ana niya, so medyo at least limpyo-limpyo na siya gamay, no. So di gyapon makuha, mawala yung color nga itom, no. So at least medyo wala na siya yung mga solids. And ang ato ang maigawas na tres medyo kuan na siya, no? Cleansed na. So after ani ang idiretso ni siya dito ni siya sa public sewer kolekta. So hugaw gyud ang kanal class, masulti na ako, hugaw gyud ang kanal. Okay. So I think, no, that's the end for our chapter 6. So if you have questions and clarifications, you go just ask me for anything, no, sa any concerns with regards to this chapter. So see you, no. So good luck for the final exam. So thank you, bye bye.